Hi to all our guests and media friends. We will now start our press conference for today. All right, once again, good afternoon everyone and to all our guests. Madayaw na pag-abot din niya sa siyudad sa Davao. I am Ninya Noko, your host for today. And of course, to all our friends here and, in the media industry, of course, here in Davao City, maayong hapon po, kaninyong tanan. And I will be your host for today as we talk about some of the stars of the romantic drama series in GMA, Love Before Sunrise. But before anything else, we would like to acknowledge first the presence of the Love Before Sunrise executive producer, Miss Michelle Please. And of course, ladies and gentlemen, as some of the country's biggest stars came together in an extraordinary story about lost love and missed chances in Love Before Sunrise, the latest collaboration between Philippine broadcast giant GMA Network and leading pan-regional over-the-top video streaming service, Viu. At ngayon po, mga kapuso nating Davaoenos, para kwentuhan tayo on what to expect in the romantic drama series na talaga namang sinusubaybayan ng napakaraming viewers gabi-gabi. We have with us some of the lead cast of Love Before Sunrise. Playing the role of Zarina, let us call on Miss Andrea Torres. We have with us Mr. Roger Cruz. And of course, last but not the least, she is Stella in Love Before Sunrise. Ladies and gentlemen, let us call on Miss Bea Alonzo. All right, now before we start with the Q&A portion, hihingan muna natin ang message ang ating pong mga kapuso artists. Hello, magandang araw sa inyong lahat. Thank you sa time nyo para makasama kami ngayong araw na to. And excited na ako makausap kayo lang. Good afternoon po. Thank you so much for coming. Sana nabusog naman kayo. We're very happy to be back here. And syempre marinig din yung feedback ninyo sa show namin. Thank you for supporting us and helping us promote. Hello! Hi everyone! It's so nice to be back here in Davao after, I think, my promotion of Startup the last time. In the same restaurant. Yeah. And I think some of you were there also. So it's nice to see all of you today. And sana matulungan niyo kami sa pag-promote ng isang magandang teleserye such as Love Before Sunrise. Alright, thank you so much to our GMA artists. And now, our media friends may now ask their questions, beginning with Ms. Maya Padillo of Edge Java. Hi. What's so special? What do you think is special about this time before sunrise? Anybody? No, because it's not your usual love, a star-crossed lovers na type of story. I mean, in the first few weeks, you may think na it's just about the love story of Stella and Atom, but there's more to it. So it talks about marital problems, it will talk about family. Life choices, outgrowing each other, and your commitment towards each other as a couple. And even it also tackles yung mga problems in the family, your sacrifices as a breadwinner. When it comes to Atom's story naman, yung mga hinanakit niya sa kanyang tatay. And even yung kay Zarina, yung pinanggagalingan, because her character is really gray, hindi siya, it's not just a black character. So I think yung pinaka challenging but at the same time essence of this love story or this show is that it's really character driven and it's very, very relatable. There's a character that you can relate to. Nakikita ba yung sarili mo sa mga sa serial, sa mga
Alam niyo po, ako, pag gumagawa ako ng role, hindi po ako naniniwala na magagawa mo ng tama isang character if you're not coming from a place of truth. So definitely, I am sharing my truth by portraying Stella. It has to be organic that way. And yes, nakaka-relate po ako, especially kapag gumagawa ako ng mga scenes with my family because I'm also a breadwinner. And there was a time in my life din talaga na hindi ko pinaprioritize yung love. Talaga ang priority ko is really my family and my career. So, yes, I was able to relate in that aspect. And also, love is love. I mean, you know that feeling. You can relate to that feeling of being in love and being betrayed. And at some point in our lives, napagdaanan natin lahat yan. So, it's, yeah, I was able to relate. Pwede ko rin ba mag-share si Miss Araya at saka si Sir Roger? Kung nakarelate po? Sa akin, medyo malayo eh. Pero totoo yung sinabi ni Bea, kailangan maghanap ka lang something about her na medyo parallel sa'yo eh. So siguro, si Zarina naman kasi hindi naman siya yung masama lang ng walang dahilan eh. Meron siyang pinagagalingan kasi yung childhood niya hindi maganda, feeling niya hindi siya na-appreciate, she's not good at something, parang wala kasi siyang matatapos eh. Parang alam niya na spoiled siya at madali niya nakukuha yung mga bagay-bagay. So wala siya masyadong mag-credit fully sa sarili niya. Pero siguro nakarelate ako sa kanya dahil kahit na ganun, makikita mo rin yung love na meron siya sa tatay niya, sa nanay niya. Kasi kaya nga siya nagiging ganun. Kasi gusto niya ma-appreciate siya ng mga magulang niya. So yung kay Atom naman, I think... though love niya si Atom, mas sarili pa rin yung love niya. Medyo may magka-self-centered talaga si Zarina. Pero hoping ako na makarelate yung tao, yung makita nila yung puso niya. Hindi lang yung pagka-brat niya, hindi lang yung pagka-manipulative niya. So, ayun po. Nag-enjoy akong i-play siya. Kasi nga, I'm learning din along the way. First time ko mag-play ng role na ganito. So, malayo-malayo from my last one, pero sabi nga nila, di ba, maganda yun para ma-stretch din yung skills mo, para marami ka pang ma-explore sa sarili mo bilang artista. So, very grateful sa role na to. Ako naman nakaka-relate ako kasi syempre sa tunay na buhay, mama's boy talaga ako. So, as Rico, mama's boy ako, and nagkataon lang na yung mga kapatid ko dito, babae, kasi 3 boys kami. So as Rico, mas madali para sa akin kasi ganun din ako sa mga kapatid ko, ganun ako sa mama ko na love ko. And yung mga kapatid ko kasi, bukod sa love ko, overprotective ako. So at least, mas madali kong nagagawa. And alam ko, madami nagagalit sa akin ngayon. Kaya, pag nagpo-post kasi ako, nakita ako, ay Rico, ikaw talaga ganyan. Pero kasi si Rico kasi, madaming nagagalit sa kanya. Pero yung totoo lang, gusto rin naman niyang guminhawa yung buhay nilang pamilya. Nagsusumikap siya kaso, nagkakataon lang talaga na sablay yung mga decisions niya. And ganun din yung love ko para kay Stella, kay Bea. Kasi gusto ko, matuloy din yung pangarap namin, yung pangarap din niya. And ganun din ako, pero yun nga lang, siguro yung galit kasi hindi naman talaga ako ganun makipag-usap sa mga kapatid ko. Thank you. Alright, next we have Ace Perez from Sunstar Davao. Hello, good afternoon and welcome to Davao and congratulations for the initial success of Love Before Sunrise. So my question is for Andrea. You played several roles now in the past and now it's your first time being a contrabida. So how was the experience and do you think you're better as a bida or contrabida? What's your take sa ganitong experience? Thank you. Ako po, ayoko kasi ikawin yung sarili ko eh. Gusto ko yung sana both pwede para hindi rin na-perpetic lagi ng tao kung ano yung gagawin mo. Ako nga kapag binibigyan ako ng role, talagang iniisip ko, paano kaya ibahin yung hair ko? Or magpaitim kaya ako? Yung mga ganun, parang kala mo ibang tao yung gumanap. With Zarina, na-enjoy ko siya kasi nga natatawa din ako sa kanya sa pagkamaldita niya. Tsaka hindi kasi siya palaging galit. Minsan meron siyang pang-asar lang talagang hirit na gano'n. So, feeling ko pumapasok ako sa mundo na malayo-malayo sa usual ko. So, ang saya akong pumunta ng set, ang saya mo experience yung mga bagay na yon. At the same time, na-enjoy ko din yung
nadadamitan ako ng iba-ibang looks for this, yung mga ganyan. And parang nakikita ko rin na nakakapag... Kumbaga, since kailangan meron kang angst lagi, parang may nadidiscover din ako sa sarili ko na pwede parang galit pero ganito. Or pwede parang naiiyak ka pero... minamask mo lang as matapang ka pa rin. Yung mga ganun, mayroon ako mga nararamdaman na dito ko unang nararamdaman. Kasi nga, nanggaling ako sa palaging ape, maliit, ganyan. So, yun. Alright, now, next to raise your question would be from Miss Pal Rain from palrain.com. Hello, good afternoon. Belated happy birthday pala kay Bea and Rajan. Yeah! Advance birthday na lang din para kayo, no? Sorry, next year. May kasi yung birthday niya. Yes! So, to Bea, ano na lang yung advice mo sa mga, kasi okay na yung love life mo. So, ano nga, alam mo rin yung advice mo sa mga viewers na relate na relate sa story na nila, Atom, and Stella? Advice ko sa mga Stella. Nasabi ko na to sa interview mo kay Dito Boy just recently sa Fast Talk. I think when you fall in love, kalakip nun, pwede ka masaktan eh. Walang guarantee na before you come into a relationship, there is no guarantee that you will not get hurt. Actually, there are almost a guarantee that you will always get hurt. Maybe sinadya or hindi sinadya. But for me, bottom line is you always have to pick the person worth fighting for and worth hurting for. So, I think yung advice ko is to never be afraid to love and never be afraid to go the distance for love. Kasi no matter how much a person hurts you, hindi, that doesn't discount the fact na masarap magmahal at masarap mahalin. Thank you so much! Yung mga singles. Nag-emote ka lang lahat. To Andrea, welcome back again sa Davao. Thank you. Matagal na ito. Yeah. Okay, my question is, character mo as Trina, na-shock ako honestly. Kasi I remember last time na na-interview ka namin, you want to challenge yourself and offer something new to the viewers. Your character here takes on the wealthy, bold, and smart Charina. Paano mo yun na-shift yung character mo from Sisa to Charina? Maraming review at workshop. Kasi nga, medyo na-absorb ko na gusto yung Sisa. So, kailangan ko talagang ipagbag siya and kailangan kong... Feeling ko para ma-portray mo isang role, kailangan ma-love ka sa kanya eh. Kailangan maging protective ka sa kanya. Yung ganon, para mailaban mo talaga siya. So, parang in-appreciate ko si Zarina, hinanap ko yung pinanggagalingan niya, yung puso niya. So, yun yung lagi nasa utak ko palagi. Na para at least, kapag kami ginagawa ko, hindi ko lang siya basta ginagawa. Alam ko yung reason behind, or pag may binibitawan akong linya, alam ko kung saan nanggagaling si Zarina. So, ang saya po nung journey na to for me. And natutuwa din ako sa mga feedback ng mga tao. Yeah. Oo, lalo nung medyo natatapatan na kami ni Stella. So, at how is it working with Bea pala? Magaan, kasi hindi niya pinapa-feel sa'yo na parang hindi mo siya ma-reach. Kahit yun naman talaga yung feeling namin lahat, di ba? Nung pumunta ka ako sa <yun. laughs> Di ba parang siya? Siya, warm siyang tao, mahilig siyang pakipag-usap, so magiging at ease ka sa kanya bago pa mag-start yung eksena. Thank you so much. To Rajan, you played the brother of Bea, which is pasaway kasi lahat ng mga decision mo sa life puro sablay, but you love your siblings. My question is, what is your takeaway with your heard na ibibigay yung role sa'yo as Rico? And what is love before sunrise to you? Siguro sa akin, di ba, pinagkatiwala sa akin yung role na Rico.
So mas madali ko nagawa yun nga kasi ganun yung love ko sa family ko. And iba lang talaga yung atake ko dito. And mas madali ko nga na-portray yung role ko dahil kasama ko si Bea. So parang turing ko talaga sa kanya kapatid. And mas magaan para sa akin kasi tama yung sinabi ni Ada, pag may scene kasi kami, mas madali. Kahit na syempre na starstruck ako, Bea, alam dyan. Matagal kami nire-adjust kayo ito. Matagal kami nakasama noon. Kasama rin namin si River sa isang show. So bata pala magkakasama na kami. So at least mas madali yung trabaho. Mas nakakonect kami sa bawat isa. So, yun lang. Kasi, mas na-enjoy ko nga yung work. Kasi, iba rin kasi yung Love Before Sunrise. Siyempre, thankful din kami kaila Miss Michelle, diba, kaila Ate Jeffrey. So, mubo kasi ng group. Ang maganda dito sa show na to, before kami nag-start, ipipray muna kami. Oo. Yan, dahil kay Miss Michelle, siyempre, from the directors, kaila Direct Mark, ina-guide kami. So, mas madali namin na magawa yung mga roles namin, yung mga characters namin. At siguro ako yung takeaway ko sa as Rico, siguro yung love niya, na misinterpret din si Rico dahil syempre, nung nawala yung dad niya, gusto rin niya naman makatulong sa family. Kasi gusto ni Rico yung mga shortcut. So, mali lang talaga ng mga decision, pero sobrang love naman niya yung family niya, naging overprotective lang siya. So, in Love Before Sunrise, in Love Before Sunrise, para sa akin, hindi lang syempre yung pagmamahal mo sa love life o sa partner mo, kundi pagmamahal din sa iyong pamilya. Okay. Thank you. All right. Now, our next to raise your question would be from Miss Edith Isidro from Davao, PIA. Thank you. Welcome to Davao again. For sa inyong tatlo, Miss Maria, Bea, and Rojon, ang Love Before Sunrise ay isang serye na bumubuo ng maraming kaguluhan. Ano sa tingin niyo ang kakaiba sa serye ito kumpara sa ibang mga romantikong mga drama sa industry? Siguro makaiba, sobrang galing ng lahat ng artista dito. hindi totoo lang kasi pag sinabi ni Direk Mark, alam mo yun, parang hindi na kailangan isa-isahin na ito dapat yung emosyon dito, ito yung emosyon dito. Siguro ang maganda rin dahil syempre mga galing yung mga kasama namin, mga galing yung buong cast, mas naging natural lahat ng mga scenes. And para sa akin, kaya kaiba rin to dahil pag ikaw viewer, tama yung sinabi kanina ni Bea na may bawat character na makaka-relate tayo. Yeah, I think po yun yung nasagot kong question kanina na it's the people can resonate to it, it's highly relatable to everyone, there's a special character for what you're going through. And siguro i-add ko lang dito sinabi kanina ni Rojo, he was talking about what is Love Before Sunrise to him. Tama yung sinabi niya sometimes kasi pag pinapanood natin yung character, nakikita lang natin how they react dun sa actual situation ng nangyayari. But actually, kami, yung trabaho namin bilang actors is to create a character background. Yung mga bagay na hindi nyo na nakikita. At hindi na namin kailangan ipaliwanag. We show it through our actions or facial expressions. And napansin ko lang, most of the characters here, yung pinanggagalingan is grief. Like yung characters namin, magkakapatid, we deal with grief dahil namatay yung tatay namin in different ways. Kaya naging problematic yung character ni Rico, binabibigay siya ng problema sa pamilya. Ako naman, naging sobrang goal-oriented because I needed to step up for the family. Yung kay Zanina naman, grief in a sense that, you know, parang she's grieving her relationship with her mom because she's never had a good relationship with her mom. So I guess, hindi ko masasabi kakaiba because I know that other actors from other shows also do it. It's just that, for me, siguro magagaling lang ako sa personal aspect. Ako, this show is different for me because this is my first show in GMA na heavy drama. And I would say, nasa wheelhouse ko talaga pag heavy drama kasi doon ako na-train. And I guess yung mga tumatak na mga trabaho ko mostly for drama series or drama movies. And so, ang sarap din makatrabaho ng group na to. Kagaya nga na sinabi ni Anyo kanina, it's really magaan. So I guess, yun yung kakaiba. Sa personal experience ko, kakaiba dito because we really all get along well. And
wala talagang perfect set eh. Na minsan, di ba, iba-iba kayo ng personalities and then you come to set and then you deal with different circumstances or different elements on the set. Sometimes uulan or sometimes may mag-delay. And because you're different people, sometimes that creates conflict. But in this show, kahit na iba-iba kami ng personalidad, somehow we are able to adjust and adapt to each other. And I have Miss Michelle to thank for that. Kasi siya yung naging torchbearer, siya yung leader na aming set. Totoo yan. Palagi kami pumupunta sa set na excited. And nakakatulong nga din sabi ni Rojo na kasi nagpe-pray talaga bago ang lahat. And pagka may problema, parang laging ganun eh, yung as a team, lahat kayo naniniwala, hindi, malulusta natin to, okay lang to, ganyan. At the same time, I think ang iba din sa soap na to, parang realistic siya, pero at the same time, natutuwa ako kapag nakikita ko yung mga elements na yung parang, yung nagkataon yung tattoo ni Stella, pareho dun sa binanggit ni Atom, or yung mga patos coin ni Atom. Yung parang realistic siya, pero totoo rin na everything is still connected. Parang ganon. May ganong side din siya. So feeling ko nga po pinapanood ko to, parang yung feeling ko kapag nagbabasa ako ng magandang libro na love story, yung ganon, yung umaano talaga yung imagination mo. And nakakilig, napakaganda ng chemistry nila, and pati yung chemistry ng families, ang gaganda. So very proud kami talaga dun sa show and sa mga paparating pang mga eksena kasi ngayon pa lang nagsastart yung mga conflict eh. Pumasok na po pala si Sid. So lalo na talagang gugulo. Alright, next up to give his query would be from Urbanissimo, Kenneth Ong. Actually, timing lang request. Sagot. Kasi I wanted to ask without spilling too much details kasi I was running through my synopsis. So, mukhang eto na, kaguluhan na to. So, what can people expect from Love Before Sunrise moving forward? Ano na mangyayari dito? Without spilling too much info. Mas maraming confrontation and... Piling ko maguguluhan yung mga tao kasi dito nyo na makikita yung parang gano'n ba talaga ka-strong yung love nyo para sa isa't isa. Kasi nakita naman natin yung love story ni Atom tsaka ni Stella. Parang ang libro eh, yung gano'n. Parang destined talaga sila para sa isa't isa. Pero dito mo makikita kung gano'n katatag yun. Kung, kasi may mga darating ng mga conflict sa kanila eh. So, excited na rin kami makita ko ano yung tingin ng tao doon. Kasi feeling ko mag-o-open din siya ng discussion eh, pagdating sa relationship. Kasi sa ngayon na nakikita natin na kahit ano talagang dumating na problema sa kanila, kinakaya nila eh. Kahit na Canada pa yan o pamilya pa yan. Pero itong paparating, we'll see. Bea. I guess more conflict. Kasi nga, mas may mga bagong characters na pumapasok. Like, hindi... character ni Sid, di ba? Also, I think, without spilling too much details, I think yung dapat nilang abangan, gaano ba, gaano ka ba dapat maniwala sa destiny? Kasi, because, as you can see dun sa ano, that's all about omens, destiny, faith, di ba? Yung, lagi silang binabalik ng pagkakataon para silang magnet. Lagi silang pinagdidikit ng destiny. And so, kapag meron ng outside forces and outside factors, kaya pa ba nilang magdikit? Kaya pa nilang palindigan yung isa't isa? Abangan. Okay, now next, we have Gail and Saldo from Lionheart. Hi, good afternoon. My question is for everybody. What's one of the most memorable comments that you've heard so far sa, with regards to the series, Love Before Sunrise? And as artists, paano niyo siya tinitake? Does it add fuel to your passion or do you strive harder to find, like, how do you take your comments? Like, siguro sa akin yung memorable kasi galing ako sa isang event din tapos kinausap ako sabi Rojun, grabe yung
yung mami ko galit na galit sa'yo. Sama-sama ako daw sa kapatid mo doon. Ikaw na yung pabigat sa pamilya. Nag-sorry din ako. Sorry, galing nga. Pero sabi nga, dahil effective daw kasi, so talaga nakaka-relate sila. Natuwa naman ako kasi after ng Rojun, pa-video greeting daw si mami. So yun, siguro para sa akin yung nakakatawa na alam mo nagagawa mo yung role mo at the same time, nakapagpasara ng ano, ng tao tsaka ng viewers. Nakakaaliw mo nakikita yung gigil nila, lalo pag may re-react sila habang umeere. Kasi madalas yung pag naaabutan ko siya sa TV, gusto ko tinitingnan yung comments sa social media kasi very fresh eh, yung ganun. And kung pwede makapag-reply ka, kasi nga nakakatuwa rin na ganun sila ka-apektado dun sa soap. So sa ngayon, I guess the more silang mainis sa atin, the more okay. Pero ako, I think ang pinaka number one critic ko sarili ko eh. Kina-check ko bawat, wala akong nami-miss na episode sa lahat ng ginawa ko. Kasi, syempre, gusto mo kasing maging magaling, gusto mong mag-improve. So, lagi mo kina-check yung sarili mo, ganyan. So, tingnan natin. Kasi itong mga susunod talagang feeling ko, mas kagrabe yung inis nila sa bawat character. Kasi mayayanig na bawat character eh. And makikita mo rin yung growth nila, yung maturity nila. Hey, yeah. Ako lang, baliktad kami ni Ada, hindi ako nanonood ng preview. Nahiya ako. Kasi, actually yun nga eh, most of the time when I see myself in the monitor or on TV, may cringe factor sa sarili ko. Because, baka tama, I'm my greatest critic. I always think I should have done something else. I should have done better. Or sometimes, hindi ko siya on purpose chine-check kasi pag chine-check mo yung sarili mo, nagiging vain ka. Nakikita mo yung, sa akin, nakikita ko, dapat dito ako umanggulo or dapat ano. So, you tend to be more mindful of that rather than how you feel. So, like nung nag-premiere night kami, hindi ako kinakabala kasi every premiere night ko, lagi ako may ganong factor sa sarili ko, may cringe factor na. Lalo na kapag alam ko, I should have done better in a scene. Tapos makikita ko, buti na lang when I saw the premiere night, which always happens naman to me whenever nagpa-premiere night. Sobrang saya ko dun sa nakita ko because it was really well executed. And of course, we have Direk Muhar to thank for that. And of course, the whole team of GMA and you. But yung about your question, siguro one of the best feedback na nakuha ko is that maganda yung chemistry namin ni Dennis. Kasi for me, parang siyang full circle experience because he was my first love team before when we were launched. We were launched together before. So, ang sarap lang pakinggan na we never lost it. And I think falling in love is just like any other emotion. So ibig sabihin, nagagawa namin ng tama yung acting namin, yung trabaho namin. Because, ano eh, parang falling in love is just like being sad, being happy. It's a feeling. So kung nakoconvey namin siya ng maayos, that means we're doing our job well. And may isang feedback na sinabi sa akin yung handler ko si Nina after she watched Love Before Stars, yung premiere night. Na for me, pinakamalaking compliment because she never really compliments me a lot. So, sabi niya sa akin, fairness, magaling ka doon, hindi kita nakitang ikaw. So, which is good, let me sabihin na dala ko siya dun sa mundo ni Stella. So, that meant a lot to me. Thank you. My next question is, I'm sure na being artists, it can become routinary. Like, you do the same things, gumawa ng series, you have to promote it, and then you go to different locations then to promote it, like this one. Nakakaramdam din ba kayo ng burnout or and how do you deal with it? Like, mental health. Yes. So how do you take it out of your system or how do you cope with that?
parang kanina lang kakasabi ko pala kasi may binabasa ako libro ang title Burnout. Ano yan? Sabi ko, actually hindi ko lang yung summary pero nakita ko si Burnout. Parang nakarelate ako. Hindi, nakakaramdam naman talaga. I guess because binibigay mo yung buong sarili mo dun sa project. You want to do well. Talagang pag gumagawa ka ng soap, kahit na wala kang taping, yung utak mo nandun sa soap eh. Kung ano pa bang pwede mong madagdag, paano mo pa siya mapaganda. Tsaka kasi emotions eh, and real na experiences yung binabalikan mo din. So talagang ano, makakaramdam ka talaga nun. Pero sa akin, how I deal with it, syempre family, looking forward ako lagi sa time with my family. Gusto ko rin na binibigyan ng oras yung sarili ko. Parang I think important yun na hindi naman kailangan magpaspa ka or gumawa ka ng something na mahal. Minsan kahit sa bahay lang eh, yung quiet time lang, mag-treat mo lang yung sarili mo, mag-distansya mo lang yung sarili mo from social media, from work mo, from all the noise. So ganun, very, very conscious po ako dyan sa mental health ko. Actually, every day, maaga ako gumigising kasi important sa akin yung morning routine ko na bago mag-start yung araw, nagawa ko na yan, nakapagbasa na ako, nakapagdasal na ako, take time ako maligo, ayusan yung sarili ko, yung ganun. So sana lahat magkaroon ng something na pwede nilang puntahan lagi para nga hindi nila ma-feel na ayaw na nilang ipagpatuloy. Especially if it's something like this na something you're very passionate about. Mm-hmm. Alam mo, totoo, bilib ako dyan kay Andrea kasi ang aga-aga ni gumigising. Hindi, I really commend her for being so in tune with herself. And parang madali siyang nagmameditate because I find it hard to do that. I super bilib ako sa kanya, like, even yung insights niya about life, it tells you that she's so self-assured. Kasi yung insights niya laging introspective. Hindi ko ano yung nakikita niya. So I really, yeah, mas nakikilala ko siya. Mas na, Totoo. It's me. Totoo yan. Pero yung burnout, nakapagay ko sa akin yung iba. Yung burnout, I guess, ako kasi, kapag nasa acting space ako, that's like my escape. It's like reading a book for me or watching a movie or being on the beach. For me, that's where I feel the most free. Ganyan yung burnout na nararamdaman ko. It's not because of acting or being tired because of the routine of my life. It's more of the outside pressures. Social media and what else? Marami pang pressures sa trabaho namin. So whenever I would feel like I'm almost on the verge of a burnout, I travel. So planado na yun sa taon ko. And I make sure whenever I travel, talaga I get to see different places I've never been before. And I get to savor the culture. So I get to savor the culture, I get to try different foods, I get to meet different people. So yun, that's how I deal with burnout. Thank you. Rajan. Ako kasi, madali lang sa akin, umuwi lang ako sa family ko. Kunyari, napapagod ako. The next day, ready na ulit ako mag-work. And ito kasi nga, itong work namin, love na love talaga to. Thank you po. Sa fireworks, thank you po. May fireworks. Tsaka paano ba? Paano ko ma-explain? Kasi bawat, parang learning experience pa rin sa akin. Thank you sa fireworks, guys. Ano nagawin? Siguro, bawat sa mga ginagawa kasi namin, di ba, mas natututo pa ako. And iba-iba kasing role, iba-ibang experience. And syempre, para pagkatiwala ka ng magandang role, so binibigay ko palagi yung best ko. And mas madali kasi yung trabaho kasi kapag sila yung kasama mo, mga professionals and parang family kami sa set, so hindi mo rin talaga nararamdaman yung pagod. And same kay Bea, kay Ada, ako naman kasi kunyari napapagod lang ako, gagawin ko lang time with my family, at least makapag-vacation ako kasama si Joaquin, si Diane, tsaka mag-workout lang ako and I'm good to go all day. Happy person talaga siya. For we have Jaisel Villaforte from Super Radio Davao.
Hello, magandang hapon po sa lahat. Experience niyo ba yung you found the right love at the wrong time? Masasagot ni Rojo. Hindi ko na-experience kasi nakita ko agad sa din. Ay! 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 Si Andrea pala. Andrea yun. De ako hindi. Naniniwala kasi ako na kung hindi nag-work out, hindi yun yung for you. Hindi ko naman kina-question yung bagay na parang, ay baka kung na-meet ko siya at this point in my life, baka mas nag-work out. Feeling ko hindi. Parang na-meet ko siya that time kasi dun ko talaga siya dapat ma-meet and dapat makuha ko yung lesson na iiwan niya sa akin sa time na yun ng buhay ko para maging ganito ako now. So wala niya kayo niwala sa ganun. And kapag kasi nag-end ako ng relationship, end na yun talaga. Hindi ko na siya binabalikan that way. Parang kung babalikan ko man siya, mas gusto ko na lang yung mga happy moments, yung mga naiwan niya sa yung talagang tumatak sa'yo in a good way. So yun. Miss Gaya. Hirap naman sagutin. Alam ko paano ko sasagutin. Right love at the wrong time. At that time, yes, it felt right. But then, hindi siya... Pinagalag ko na, hindi siya nasa tama pa. I don't know if it was right. So, yeah. I also believe that everything happens for a reason. And... maybe at that moment I felt it, but now I'm realizing maybe it wasn't really right love at the wrong time or thought. Hirap niyo. Next question. All right, next we have Jorik Tan from Jorik Adventure. Yun, Yuri. Hello guys, welcome again to Davao. Yung question ko is for Rojun and Andrea. Since na question na asked na si Bea kanina. Para sa inyo guys, ano yung ma-share or masasabi niyo sa mga nakaka-relate sa character niyo for Andrea and Rojo? Siguro sa mga nakaka-relate sa character ko as Rigo, okay, mawawalan ng pag-asa, ipagpatuloy na lang yung buhay. Magkakala ko pasuloy pasaway. Siyempre, darating din yung stage na siyempre, dapat tama rin yung mga decisions nyo. Isipin nyo rin siyempre yung family nyo. Kasi tayo kasi sa buhay, minsan gusto natin makatulong, pero ayaw natin dumaan sa... Gusto natin shortcuts. So, mga decisions natin, mali. And iniisip din natin kasi minsan yung kapakanan natin, hindi natin iniisip yung kapakanan ng iba. So, yun lang. Siguro, yung sa mga tulay na Rico, di ba, laban lang, maging pasaway lang. Di ba? Kaya nyo pang ayusin yung buhay nyo para lumugar sa tama, para sa pamilya nyo, sa mga taong naniniwala sa inyo at nagmamahal sa inyo. I think maraming makaka-relate kay Zarina, especially now na everything is out there, di ba? Lahat pinopost na, and then nakikita mo na rin kung anong meron sa ibang bansa, kung anong meron yung mga taong kaedad mo. So feeling ko mas lumalaki yung pressure talaga sa bawat isa. Kind of like what's happening with Zarina. So feeling ko ma-advise ko is minsan yun nga na masyado tayong nadadala sa kung ano yung ina-expect ng ibang tao, kung ano yung dapat makitang meron na tayo or achievements na meron na tayo na nakakalimutan na natin mag-pause at tanungin yung sarili natin kung ano ba talaga yung gusto mo. And kung okay ba yung mga basics sa buhay mo bago mo bigyan ng halaga yung mga ganyang bagay na dapat ganito ako, dapat ganyan ako. Okay ba yung basic yung family, yung relationship mo sa sarili mo? So, I think mas ganun with Zarina. Kasi talagang nagpapadala siya talaga sa kung ano yung magiging tingin sa kanya ng tao. Kaya on the inside, sobrang broken na niya. Thank you. Alright, next we have Juliet Pigmonte from Barangay FM, Davao. Hello po, good afternoon and welcome to Davao once again. Ayan, para po sa inyong tatlo, sa totoong buhay din ba, kaya din bang gawin lahat, ayan ni Bea, Andrea at Rojun, sa ngalan ng pag-ibig, gawin pa sabihin natin nasa maling panahon. Okay.
sa akin, ako honestly, hindi. Hindi. Meron akong ititira talaga for myself. Feeling ko mas smarter na ako ngayon pagdating sa mga ganyang bagay. Huwag may pumapalang! Hindi. Feeling ko gano'n. Dapat balance. Dati kasi feeling ko ganyan na dapat all mine to give. Kahit na parang, ayaw ng ganito or hindi. Grabe! Talaga balance. So, feeling ko, hindi puro heart dapat ang nade-decide. Dapat gitna. May din. Yung brain mo rin kailangan kasama sa relationship. Pero i-enjoy ko ang love. Hindi ko naman sinasabi na hindi na ako magbibigay ng buong buo ko. Basta mas smarter lang siguro sa mga decision. Bayo po. I think before you get into a relationship, but kanina sinabi ko, you have to fight for it if you think that it's worth fighting for. But also, I think before you could fight for somebody, I think you have to also know that you are whole. You have to be sure na buo ang pagkatao mo before you get into a relationship and before you fill somebody's heart with so much love. Diba, kailangan kaya mong mag-isa, kailangan masaya kang mag-isa. And I think that's the most important thing that I have realized. Tama na ang sinabi niya. Ako kasi, nakompleto ako dahil kay Diane. Thankful lang din ako na pinakita agad sa akin ni Lord kung sino yung babae na para sa akin at yung mamahalin ko forever. Kasi panagmahal talaga ako 100% yan. Wow. Aww. Swerte. Follow-up question ko lang po. And since hindi talaga sa inyo, so ano na lang yung i-advise niyo po sa mga taong pumapatol pa rin mga tao pumapatol pa rin na pumapasok pa rin sa isang relasyon kahit sabihin natin pagmamay-ari na ng iba. Uy. Sabi namin sa mga yun po, sa mga kunyari sa mga viewers or sa mga taga-subaybay ng Love Before Sunrise na, kasi parang ganun yung kwento, diba? So sa mga viewers po, so ano yung kunyari nagkaka-relate dun sa story, ano yung masasabi natin sa mga tao individual na pumapatol pa rin dun sa mga sabihin mo together at siya may asawa na or pagmamay-ari na ng iba. Parang advice lang po. Advice. What a beautiful symbolic question. And then, siguro para sa akin, para ba sabihin ko? Siguro bigyan mo ng pag-isipan mo mabuti kasi mahalin mo yung sarili mo, yun yung importante. And ipag-pray mo kung hindi talaga yun yung tao para sa'yo. Ang laki-laki ng mundo. Ang dami mong pwedeng makilala. So para sa akin, maghintay ka ng right time at ibibigay yung para sa'yo na kung sa totoo, hindi mo na kailangan pasukin yung ganong relasyon. Thank you. Sa akin siguro, hindi naman sa advice, pero parang ang hirap kasi, di ba? Ang hirap magbigay naman ng advice sa ganun. Pero dito natin makikita na stressful talaga yung ganyang situation. So better talaga natanggalin mo yung sarili mo sa ganung sa alanganing sitwasyon. So yun. Grabe yung mga tanong dito, ah! Ito na naman, baka mamaya masulat na naman ako kung saan. Just go, saya ko na, Hindi, pero dahil tanong mo to, sagutin natin. I guess, ang hirap kasi pag-advise, tama siya. Siguro, sa tingin ko at the end of the day, ayaw mo rin makasakit ng tao, di ba? Kasi it's so easy to say and to justify an act by saying, we just fell in love. It's so easy to say that and it's so convenient. But I also think that you can also fall in love without hurting somebody else.
And sa tingin ko, dapat bigyan mo rin ng respeto yung sarili mo na hindi mo ipapasok yung sarili mo sa ganang sitwasyon because you deserve so much better. Good question, Ms. Rose, and good answer. You're well said, Ms. Bea. Ayan, any more follow-up questions po mula sa ating media friends right here? Can you raise your hand? May mga follow-up questions pa po ba? Alright, once again, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin ang ating pong GMA Artists Cast for this GMA Drama episode, Love Before Sunrise. We have Ms. Andrea Torres, Mr. Rogan Cruz, and Ms. Bea Alonso. And that concludes our media conference this afternoon. Mga kapuso nating dabawin nyo, sana makita namin kayo mamaya sa Vista Mall, 4:30 p.m. Abangan nyo kami at syempre gusto namin mag-enjoy kayo so magkakasayahan po tayo mamaya. Ako gusto kong imbitahan bukod sa mall show mamaya. Gusto ko sana kayong imbitahan manood ng at sana patuloy yung panood ng Love Before Sunrise gabi-gabi sa GMA Primetime and you can stream it in advance on view. And sana po it can help us promote this project and sana ay maimbitahan nyo rin yung mga pamilya ninyo. You can probably talk to them about it also. And I would like to thank all of you for being here today. Thank you. Thank you so much po. And yun nga po, see you later sa mall show and Love Before Sunrise, 8:50 p.m. po yan, Mondays to Fridays. And sa view rin, pwede na rin panoorin. You can also stream it on view. So, thank you! Alright, there you have it, ladies and gentlemen. Once again, a big round of applause for our Love Before Sunrise cast. Nakasama po natin ngayon. Hamon, and of course, don't miss the exciting happenings in the romantic drama series Love Before Sunrise, weeknights at 8:50 p.m. on GMA. Mapapanood din ang advanced episodes na 48 hours ahead sa View Philippines from Saturdays to Wednesdays. Directed by Mark Sikat de la Cruz, the stellar cast also includes Dennis Trillo, Sid Lucero, Sef Cadayona, Vanessa Del Moral, Vince Maristella, Jose Sarasola, and Jessica Fausto. Also joining them are some of the country's most respected artists in film and television. We have Tachi Agbayani, Ricky Dabao, Jackie Lu Blanco, Isai Alvarez, Nadia Montenegro, and Matet De Leon. Siyempre,